harap ng mabilis na paglago ng puwersang militar ng China, lalo na ang kanilang hukbong-dagat na ngayon ay may pinakamalaking fleet sa buong mundo. Natural lamang na itanong na paano tutugon ang ibang mga bansa, particular ng mga nasa rehiyon ng Asya-Pasipiko at maging ang Estados Unidos. Anong mga makabagong armas at teknolohiya ang kanilang ginagamit upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa larangang pandagat na labanan? Parang isang masusing laro ng estratehiya, ang Amerika ay patuloy na naghahanda at nagbabalangkas ng mga plano upang hadlangan ang lumalakas na impluwensya ng China. Dito na papasok ang Manta Ray Submarine, isang teknolohiyang naval na nagdudulot ng pag-aalala sa mga opisyal ng militar ng China. Sa videong ito ay tatalakayin natin kung bakit ang submarine na ito ay ikinakabahala ng China at paano ito magbabago sa dynamics ng kapangyarihan ng dalawang bansa sa karagatan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang China at Amerika, dalawa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay may mahabang kasaysayan ng hindi pagkakaintindihan at alitan. Bagamat malakas ang kanilang ugnayan sa kalakalan at pinansyal, matagal nang sinusubukan ng dalawang bansa na pamahalaan ng kanilang mga pagkakaiba sa pamamagitan ng diplomasya at mga kasunduang pang-ekonomiya. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsisikap na ito, patuloy na umiiral ang mga tensyon, lalo na sa mga issue tulad ng karapatan sa teritoryo, teknolohiya at pandigdigang impluensya. Ang mga hindi pagkakasundo sa mga patakaran sa South China Sea, pagnanakaw ng intelektual na ari-arian at ang pagkakaiba sa kanilang mga sistema ng pamamahala ay nagiging dahilan ng matinding alitan. Tila ba sa kasalukuyan ay may nagbabantang digmaan sa pagitan ng China at Amerika na maaaring magsimula anumang oras. Ang digmaang ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa mundo sa mga susunod na taon at siguradong maapektuhan ang Pilipinas kung ito ay mangyayari. Sa ngayon ay mukhang unti-unti nang nangunguna ang China sa aspeto ng ekonomiya, kalakalan, pagpapautang at higit sa lahat sa pagpapalakas ng kanilang militar, lalo na ang kanilang navy. Dahil sa mga banta at panganib na dala ng pagunlad ng China at ng kanilang militar, may tugon naman ang gobyerno ng Amerika na tiyak na magbibigay ng takot sa China. Isang malaking bagay ang tahimik na lumalangoy ngayon sa karagatan. Sa unang tingin, ito ay mukhang isang nilalang sa tubig. Kahit ang mga isda ay maaaring magkamali at akalain na ito'y kanilang kapwa. Ngunit ang totoo, ito ay mag-aangat sa Amerika sa kanilang paghahanda sa digmaan. Ito ang Manta Ray, ang bagong underwater drone na ipinagmamalaki ng Amerika na itinuturing na makabagong teknolohiya na magbabago sa naval warfare sa buong mundo. Ang disenyo ng underwater drone na ito ay kahawig ng Manta Ray na may parehong pangalan dahil sa hugis nitong mala diamante at malapad na pakpak o paligpit. Sa lapad na 70 feet at haba na 45 feet, halos kasing laki ang Manta Ray ng isang commercial na barkong pangisda. Ayon sa plano ng Defense Advanced Research Projects Agency or DARPA ng Amerika noong 2021. Ang Manta Ray, isang produkto ng Northrop Grumman, ay ginawa upang maging isang drone, submarine at sa madaling salita, isang pandigma sa karagatan. Ang tunay na layunin ng Manta Ray Submarine ay walang iba kundi magsilbi bilang pangontra sa mga submarines at barko ng Chinese People's Liberation Army Navy. Ang kagilagilalas dito ay hindi tulad ng mga naunang submarines ng Amerika, ang Manta Ray ay napakatahimik kaya't mahirap itong madetect ng mga radar ng kahit na anong barko ng China. At kung inaakala nyo na ang Manta Ray ay basta maglalakbay lang sa karagatan at magmamasid sa galaw ng Chinese Navy, ay nagkakamali kayo. Ang Manta Ray ay isang predator, handang-handa para sa kanyang target na Chinese Navy. Sa oras na makasalubong ng Manta Ray drone ng mga Chinese attack submarines, ito'y handa na para sa laban sa ilalim ng karagatan. Matagal nang inaapi ng China ang mga kalapit na bansa sa Asia dahil sa kanilang walang tigil na pag-aangkin sa South China Sea. Lumalakas ang kanilang kumpiyansa na dominahin ang karagatan matapos maglaan ng bilyong-bilyong dolyar para sa kanilang Navy. Sa ngayon, ang China ang may pinakamalaking hukbong pandagat at pinakamalaking grupo ng mga warships na umaabot sa humigit kumulang 730 military vessels. Kung ikukumpara sa Amerika na may 484 na barko lamang, kitang-kita ang laki ng Navy ng China. Ngunit ayon sa mga eksperto, pagdating sa lakas at karanasan sa aktual na naval battle, malaki pa rin ang lamang ng Amerika. Maging sa dami ng kanilang nuclear-powered submarines, hindi kaya ng Chinese forces na tapatan ito.
Subalit ang manta ray ay isang game changer, bahagi ng buo ng isang ghost fleets o grupo ng mga barko na pinapatakbo lamang ng AI. Ang manta ray ay isa sa mga pangunahinahan nitong makakuha ng enerhiya mula sa karagatan mismo gamit ang pinaka-advanced na fuel-free propulsion energy. Sa ibabaw mano sa ilalim ng karagatan, ang Manta Ray Ghost Fleet ng Amerika ay magiging karagdagang alas laban sa China sa gitna ng tensyon na namamagitan sa dalawang bansa. Ika nga, mas lalong magiging nakakatakot ang karagatan, lalo na para sa Chinese Navy. Dahil sa laki ng karagatan, maring makasalubong ng Manta Ray ang iba't ibang barko o submarine. Ngunit dahil sa lawak ng kaalaman nito sa AI at mataas na antas ng information library, madaling matutukoy ng AI kung ang papalapit na vessel ay kaaway o kaalyado. Kapag natiyak ng AI ng kanyang makakasalubong ay kaaway at 98% sigurado ito base sa sariling computation ng Manta Ray, agad itong aatake ng hindi nalalaman ng kalaban. Matatanda na mayroon ding mga unmanned submarine drones ang China simula pa noong 2020, ngunit mas malawak ang kakayahan ng Manta Ray kumpara sa mga ito. Ang Estados Unidos ay nahaharap sa mga makabuluhang hamon sa isang potensyal na labanan sa hukbong-dagat laban sa China, lalo na dahil sa distansya nito mula sa South China Sea at ang pangangailangan na maiwasan ang panganib sa buong puwersang militar nito. Gayunpaman, tinutugunan ng US ang mga hamong ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga unmanned underwater vehicles or UUV tulad ng Ghost Fleet at Manta Ray. Ang mga autonomous na sasakyang ito ay maaaring magsagawa ng mga mapanganib na misyon nang walang pakikilahok ng tao na binabawasan ang panganib ng mga casualties. Paano ng US na mag-deploy ng isang daang unmanned ships at libo-libong mas maliliit na underwater drones tulad ng Manta Ray? Para sa komunikasyon sa ilalim ng dagat, ang Manta Ray ay gumagamit ng teknolohiyang tinatawag na mga expendable data bubbles na nagpapahintulot dito na magpadala ng impormasyon sa mga satellites. Ang pagiging epektibo ng Manta Ray ay pinahusay pa ng AI. Noong Hunyo, isang top secret Manta Ray drone ang nakita sa Google Maps sa isang port ng California, ngunit mabilis itong nawala. Bagamat hindi alam ang kasalukuyang katayuan nito, naniniwalang ilang eksperto ng Manta Ray ay ganap ng gumagana at handa na para sa isang potensyal na salungatan sa pagitan ng US at China. Sa kabila ng makapangyarihang hukbong-dagat ng China, inilalahad ng mga eksperto ng China ay may malaking takot sa mahiwagang submarines na Manta Ray. Anong masasabi nyo dito kaibigan sa ating tinalakay ngayong araw? Paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.